Magandang araw po, Dr. Willie Ong ito. Ang topic ko ngayon ay tungkol sa pag-uutal, pagiging utal, or sa Ingles ay stuttering. Okay? Maraming tao, problema yung nag-stutter sila, nagiging utal sila. Nag-umpisa to sa mga bata, actually mga 5% ng mga bata na uutal. At para sa iba, tuloy-tuloy kahit tumatanda. Okay? Actually, alam na alam ko itong stuttering kasi nung bata ako, meron ako nito. Ito yung pinakamahirap sa lahat na problema. Alam ko, para sa iba, baliwala yan, nauutal lang. Pero hindi po, yung pagiging utal, may mental torture yan eh. Kasi naiyak ka, tapos pag nakikita ka na ibang tao, pagtatawanan ka, hindi ka makasalita sa klase, pagtatawanan ka ng classmate mo, hindi ka makatayo kasi pag nautal nga, hindi mo masabi, parang hindi mo masabi. Hirap na hirap ka malabas yung words, parang ganon. Tapos may mga salita na hindi mo masabi, papalitan mo pa. So karamihan, lalaki ang nautal, meron din mga babae. At maraming dahilan, maraming mga tips, no? Pero yung sa akin, from personal experience ko, ang problema ng kung ito po ang problema nyo, kung ito problema nyo, pag nauutal, majority ay mental ang problema. Walang problema sa dila, walang problema sa lalamunan, pag nag-iisip ka, hindi ka naman nauutal. O pag nananaginip ka, hindi ka naman nauutal, di ba? So, ang problema lang, pagkaharap mo ibang tao, kakabhan ka na, tapos hindi mo na masabi, parang ano siya eh, parang panic attack siya. So sa akin, ang isang pinakamagandang tip talaga, yung magkaroon ka ng confidence sa buhay. Siguro pa nagkaedad, kung naging, meron ka ng accomplishment. Pag nawala yung hiya mo, nagkaroon ka ng confidence, kumpiyansa sa sarili, doon mawawala yung pag-uutal eh. Kasi nga, natatakot ka sa harap ng tao. Pero kung ikaw lang mag-isa sa bahay, nasa salamin ka lang, di ka naman mautal. Diba? Nautal ka lang kung may kausap ka, kung nagsasalita ka sa harap ng tao, doon nag-uumpisa. Doon nagpapanik. Okay? So, yan ang number one tip talaga, yung confidence sa isip. Pero meron tayong mga tips pa paano malalampasan, no? Number one, dahan-dahanin mo yung salita. Okay, kasi nga, mautal ka dahan-dahan na slowly. Tapos, second tip, bago mo sagutin, palagyan natin ang sagot ay, palagyan natin ang sagot, math, 59. Bago mo sabihin yung 59, sabihin mo muna sa utak mo, 59. Bago mo sagutin, 59. Ibig sabihin, confident ka na. Okay? Pangatlo, actually, stress siya talaga. Pangatlo, meron talagang mga salita na nahihirapan ang bawat tao. Sa akin, nahirapan. Ako personally, nahirapan ako sabihin ng UST. Nahirapan ako dyan, U, na nautal ako madalas. Kaysa sabihin ko na lang, University of Santo Tomas. OFW, yan, nasabi ko OFW. Pero nautal din ako dyan. Kaya gagawin ko lang, overseas workers. So, ahanap ka na, parang masikip kasi yung daan dun eh. May masikip doon sa daan. Di mo alam kung saan nagagaling yung paninik eh. Pero itutuloy mo lang. Pwede mo palitan yung words kung lagi ka nautal. Kasi pag yung word na ipit ka na, hindi mo na matuloy talaga eh. O palayan natin may isang word na, palayan natin, ano ba to? Sentence. Pag hindi mo na nasabi, naiipit ka na. Kaya sa akin gawin mo, palitan mo na lang yung word. Hanap ka na ibang word na kahit hindi ganun katama, at least maituloy mo lang. Okay? Pero bottom line ay sa nervous at takot ito. Sa akin din, isang tip ko, dapat talaga yung confidence eh. Kung takot ka magsalita sa harap, gawin mo yung madali lang muna. Ang isang tip, pumunta ka sa harap ng salamin, doon ka muna magsalita. Mag-isa lang. Magsalita ka ng ano, ng kahit anong libro, cartoon, magazine, basahin mo lang yung balita. Basahin mo sa harap ng salamin. Diyan di ka mautal. Tapos, pag okay ka na magsalita sa harap ng salamin, magtawag ka na isang kamag-anak, kaibigan mo, upo siya sa tabi. O, paupuin mo siya, kunwari dito sa tabi. O, pag upo siya sa tabi, bago magsalita ka. Medyo may pressure na yan, nandyan siya. Diba? Lalo na pa nakatingin siya.
So unti-unti dagdagan mo isang tao, dalawang tao, tatlong tao. Okay? Tapos ang isang tip ko, dati nag-aral pa ako ng kung ano-anong mga lesson, meron pa ako. Meron ganun eh, yung mga parang vocal ano, yung parang speech lessons pa na. Walang effect eh. Kahit anong speech lessons, makita mo, kasi ang problema yung confidence eh. Yung natatakot ka eh, natatakot ka. Ang isang tip ko pa, para sa akin, bukod dito sa mga slow down, palitan yung words, breathing, dahan-dahan, lahinga, isipin mo muna bago mo sabihin. Pwede rin yung body language. O ito, ibigay, itaas. Pag ginagamit mo kasi yung kamay mo, action mo, medyo nababawasan yung pressure na masabi. Di ba masabi? Kasi pag nauutal ka, masama tingin sa'yo ng mga kaibigan mo. Di ba titingnan sa'yo, oh, mauutal na naman to, mauutal na naman niya. So, lalo ka na pre-pressure, di ba? Lalo ka na natetense. Okay? So, yung confidence, parang ako kasi meron akong trick kaya ako kung mag-work sa'yo. Ang trick ko kasi, parang itong video, maniwala ka na, utal talaga ako, secret to it. At huminto ako sa UP Diliman ng 2.5 years. Maniwala ka, nag-stop ako. Mutik ako hindi maging doktor. Kasi may mga speech sa UP Diliman, eh. hindi ko matayo talaga, hindi ko masabi. Alam ko mapapahiya ako. Paano nawala? Siguro sa tagal, sa tanda, parang napilitan na talagang sumaba kahit anong mangyari. At pag may confidence ka na nga, hindi ka na nahiya. Parang ito, itong video. Kung tama man, mautal man, let's say mautal ako, na utal ako, so what? Ano, sabihin mo so what? Ano paki? O, nautal ako ng tatlong salita, di bale, at least nasabi ko naman yung gusto ko. Nabigay ko naman itong tips na iwas stuttering, ito mga tips natin, mag-speech therapy. Oo, may tulong ang speech therapy. Pero the point is, ginagawa ko itong video para sa inyo. Kaya hindi ako nahihiya. Hindi ako nahihiya. Eh, paano? Eh, wala akong pakinabang dito, kayo may pakinabang eh. So, ganun din kayo. Pag nag-speech kayo sa harap, inisip mo, nag-speech ako dito sa klase para matuto yung classmates ko, hindi para sa akin. Pag nawala na yung hiya mo, huwag mo na isipin, ah, paano yung buhok ko, paano yung mata ko, may madumi ba? Pag nawala na yung focus mo sa sarili mo, naka-focus ka na sa ituturo mo, sa nakikinig. Ako, nasa utak ko ito eh. Nasa utak ko, may makikinig sa akin ngayon na nag-i-stutter, nauutal. Sobra siya lungkot, depressed. Baka mamaya tumalun pa sa ilog eh. Nakaka-depress talaga, nakakahiya. Hirap lumigaw, hindi makapasok sa school. Iiwas ka na lang, magtatago ka na lang, di ba? Tuloy-tuloy na yun eh, basira na basira yung buhay eh. Kaya ang ending yan, basta galingan mo lang, trabaho ka lang, at unti-unti i-practice mo. Practice ka sa video, practice ka hanggang masanay, ng masanay, ng masanay. Katulad ko. So ako, pinakamalaking problema ko doon talaga, stuttering. May libro pa ako niyan. Yan ang pinaka-biggest problem ko. Yung pala, kulang lang sa confidence. Diba? So, yun lang po. Ngayon may confidence na tayo. Eh, lampas 10 million followers natin. Eh. So, inisip ko, marami naman may gusto kahit na uutal-utal. Diba? Bali, wala naman sa inyo kahit mautal ako. Diba? Basta mabigay yung tamang tip sa inyo. Okay? So, may pag-asa pa yan sa mga nautal. Pagkat konting tiyaga lang. Tapos, basahin mo yung Biblia. Sunod-sunod. Yung mga simple lang na salita na walang pressure. Pag nawala yung stress sa'yo, pag nawala yung stress, magagawa mo na. Okay? So, sana nakatulong tong video, malulunasan ang stuttering at pag-uutal. Kung nauutal ka man, so what? Basta tuloy mo lang yung buhay mo. Di naman nakakamatay yan eh. Diba? Kung ayaw nila makinig, di wag. Bahala sila sa buhay nila. Basta ginagawa mo to, kailangan mo mag-communicate, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo pumasok, para sa'yo yan. O, kung tatawa sila, bahala sila. Diba? Pero hindi naman ito nakakatawa kasi serious na issue at hopefully natulungan ko yung mga nag-stutter nila. Okay? God bless po. Like and share po.